Good morning mga katods. It is a beautiful Saturday morning. A week after Ironman. And syempre, pupunta tayo sa Mandaluyong para makasama naman natin ang ating Junakis. So, but before that, mag-breakfast ride lang kami ni Orly Edition. Lagyan natin ang kanyang YouTube channel. Ayan po. Please subscribe. Si Orly po ay kasama ko sa BMC at sa tropang mag-gulay. Hindi ko alam kung sasama si Isa kasi hindi ko siya nararap kayo. Pero all good sir. Banding lang na lang siguro kami ni Orly Edition. Takeaway natin sa nakalipas na Ironman. Natingin natin siyempre kasasalin natin. And by the way, maraming salamat nga po pala sa mga nanood ng bilis ng views at ang dami ng views. Well, it's not 1,000. Ay, hindi ko alam ha. Kapo kasi almost 900 na. Pero maraming salamat po. I tried my very best to cover yung buong Ironman. And sana, I was hoping na ako yung unang nag-upload ng full coverage. Kasi, in-upload ko na siya ng Monday night. Monday afternoon, actually 4 PM. Kaso, ang tagal. Ayun, maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe at mga nanood ng Boss Ironman coverage. Maraming thank you. Takeaway natin, learning sa nakalipas na Boss Ironman. Paulit-ulit na ako eh. So, bale, number one, dapat bago ang guma mo. Yun, so, nangyari sa atin is, nagpapalit tayo ng guma kahit hindi ito pang off-road kagaya ng mga ating nasa scrambler. Pero palit tayo ng Beast Warrior. Shoutout. Kasi, yun nga, hindi ko napansin na bale, tawag dito more than 50% na tinamos ng ibang parts yung mga spike ng ating atong buti na lang, shoutout kay Kuya na deliver siya emergency from Papa Starlock, dinilibera niya tayo ng kasaysang gomo natin although pang sport siya dinilibera niya tayo, thank you and shoutout din sa organizing shop malapit sa entrance ng New Park City kay Kuya, napaka-discarte mo. Safe yung motor, walang nangyayaring masama, hindi tumagas ang lakis, at nakabit ko yung broom mo. At nakatapos ako ng Boss Ironman. Yay! Ah, my God! Ay! May patrol! May patrol, mga katods! Mahirap na. So, number 2 na takeaway natin, ano ba? Ayun, matulog tayo after ng scrutineering. Kasi mapapagod ka sa scrutineering, hindi lang motor ang check-in. Yung tila din sa pagkuha ng waiver, pagpasa ng waiver, pagkuha ng kit. Kit number, kit number pa yan ha, kit number, tapos saka pa ba makukuha yung kit, saka ka pa makakauwi para magpahinga. At importante yung matulog ka. Siyempre, hindi ka naman makakatulog kasi excited ka. So yun, better mag check in kayo sa merong swimming pool. You can tire yourself for swimming, saka malamig ka din. Magbound ka rin ng melatonin. Yung melatonin mga katul, supplement yun at ano, promote sleep para makatulog ka. Kahit 3 oras lang, ayos na yan. 2 hours, 3 hours, ayos na, ayos yan. Then, pwede ka na ba mag-dinner? Kasi, alis ka pa niya. Around 9 PM onwards pa. Kami, nakalayas kami. 9:30 pa yun. So, yun. Then, number 3, if
makita ka ng diretso. Clear, you have to do it. 100, yan, ganyan. 100. 110, 120 siguro, kung naman yung dangerous speed. Kasi, hindi totoo yung ano eh. Wala, 1,200 kilometers divided by 60 kilometers per hour. Hindi yan totoo, puta. Ako nga, buwabakbak na kami ng tsukol. Buwabakbak na kami pagdiretso. 22 hours pa rin kami nakatapos. So, sabihin, if we go less than that, there's a big chance we won't finish it. Siyempre, naging factor doon yung ano, yung ulan, yung malakas na bagyo sa Bangi. So, yun, hindi talaga kami nakabakbak-bakbak. 60 lang takbo namin. So, yun. Tapos yung ulan, landslide sa Sanchez Mira to Pulisara. Kasi inulan kami, mula ano eh. Bangi, Locos to Sanchez Mira. Ito ano, Pulisara na. Diretso na yun. Hello, Mount Makiling. Shy type ka na naman ngayon. Itong Mount Makiling, para din itong ano. Mount na yun. Shy. Ito, baka naulan dun. Ganda niya, mga katod. Ito, mga katod, sa AC Tips. Meron dito sa division. Nakursonata ko talagang mag-avail ng isang bahay, house and that sana. Kasi, ang view niya, yung ano eh, Mount Makiling, sarap tumakbo dyan, tumambay. Ngayon ang view mo, saya-saya. Bakit na natin dito. Hindi ako nagkakamali, ang tawag dito ay El, ang pangalan nito ay El Pueblo, something. Nasa loob siya ng Light Industry Park. Yan, yan, malapit na. Yan ang mga katot. Oo, oh, di ba? Ang view niya is Mount Makiling. Oo, oh, di ba? Number 4. Takeaway and learning natin from the recent Boss Ironman 2023. Kailangan lagi kang alisto. Yun ang number 1, mga katot. Hindi pwedeng mamalag-malag ka all throughout the 1,200. From the SETEX, TPLX, lalo na dyan sa National Road. Grabe. Ako naman ay isang beses lang nagkamali na medyo eingot-eingot ako. During pagkatapos namin na bumabon exit, going back to Unioil, Clark Freeport, so which is ito po yung nasa Pampanga. Hindi po ito yung finish line kasi yung finish line is nasa New Clark City in Capas, Tarlac. So, syempre, binibay namin ito si ALX. Exit ito, TPLX ulit. So, meaning, ano siya, ganito, expressway. Ay, ito talaga, to, ano siya, nasa kabila yung mga kasalubong, ayan, parang ganyan. So, alam ko naman may kasalubong, meron akong, ano, nakikita ng headlight towards me. Medyo palikulindan eh, di ba? So, yun. It turns out pala, magkalink kami. Wala man ng concrete barrier na ganyan. Wala! Grabe! Kuntik na talaga sila, bitch. Thank you sa aking motor at thank you rin at walang nasa right lane na nasa kanan natin. So, walang nang tinitig na side mirror. Ipat ako. So, learning natin doon, be eyes on the road and be attentive, mga katods. No? Kasi I was trying to open my GoPro, so I am vlog. Namali ko, dapat tumabi ako noon. Ano yun, ano yun. Dapat tabi muna. Ang safe ka, di ba? Kahit konti segundo lang naman mag-open ng GoPro, 30 seconds, di ba? Number 4! Si Kuya! So, number 5! Na takeaway natin and learning sa recent Boss Ironman 2023. Huwag kayong kakain ng full meal, kanin, ulam. Nako, yan ang promote, nagpo-promote ng antok. So, kumain kami, going to, what's called this, Chagi Isabela yata. From Tugigaraw, nakita kami karinderya na meron din mga naka-adventure bike. So, kumakain sila, participants. Sina, shoutout, sina, sir. Nakakontro na kami. So, kumain kami, ano, siguro, kasi hindi kami nag-breakfast ni Tsupol eh. So, kumain kami, one and a half cup ng rice, tapos tigal tatlong ulam, hati-hati kami. Yun, after that, grabe.
inantok ako bigla, mga katods. Nag-waabol yung sakyan. Ba't talaga naka-recover? So, sana matulog. So, safe na siya na kasi dumating lang na bungabon. Kasi pag 6 p.m., bungabon. Hindi ka na nila patutuloyin doon kasi 64 kilometers of banking yun. Yun, so... kasi baka na nila padadaanin sa mas safe. Pero I don't know if kasali ka pa rin ba sa challenge or not. Or disqualified na. Ang tingin ko naman hindi. Kasi... ano na, yun nga lang, medyo madaya na. Kasi hindi ka na dumaan, hindi mo na kinumprit yung full course. So talaga nagpumilit kami na abutan namin yung bungabon na time slot. Para syempre, legit yung ating pagkatapos ng Bosayaman. So andito na tayo sa Petron Kilometer 44. Mimit natin si Early Edition Naran Muro. Tingnan natin ang mga mangyayari sa tropang gulay. Tingnan natin mag-hydrate, bili tayong tubig. Champion! Ayun na pala eh. Ikaw pala yung nasa likod ko. Kaya pala sabi ko, kinakarera yata ako nito ah. Oh, baba mo na tayo. Tingnan natin si Ace kung dadating. Sabi ko masayin ako naman nagmamadali. Yung mga katod, so future rider. Shoutout kay Utoy. Future rider. Hawak mabuti, hawak. You know. Time check 6:33. Ibon! Ay! Sa Skyway, mga katods, minsan may nakita na akong kalapati dyan. Di ko lang na-videoan eh. Muntik na akong banggain sa helmet. You know? Early edition. You know? Early edition. Ba't ang dami sasakyan? Ano ba yan? So, nasa na ba tayo mga katods? So, number 6 ng ating takeaway and learnings from the recent Boss Ironman 2023. Ano ba nasabi niya? Kakakain ng full meal. Ano pa? Ay, number 6. Pag nakakita ka ng magandang view, make time to stop and take a picture about it. Of it. Yun. Yan ang mali ko. Nakaka-take naman ako sa Ilocos Sur, sa Lawag, yung mga arc. Yung mga papunta sa Sanchez Mira, ang gaganda ng mga rice fields dyan. Ang mali ko, hindi ako tumigil sa Aurora, isa may ano, na may Baler ba yun? Basta yung may dinadyawan onwards. Pagkataas na di pa ko lang, dinadyawan yung puro beach yun. Ang ganda ng dagat, mga katods. Hindi ako nakatigil kasi kasabay ko, mga adventure bike, nasa gitna nila ako, ang sarap ng pacing. So, hindi na ako tumigil kahit gustong-gusto ko. Sabi ko, yan, babalik patuloy doon ako to, ano, take a picture of the... Ay! You know? Ah, napakabilis talaga ni Orly! Ay! Uy! Yun na sa mirror, brother! Versus yata ito. Versus. Shoutout sa'yo, kuya. Naka versus 1,000 yata ito. Laki. Strap. Hindi ko na strap eh. Ayun. Ayun. 450. Kailangan ko yung mag-load eh. Kabit ko lang yung chin strap ko. Venga. Wait lang. Hindi ko pala nakabit. Ay, namamanid ang kamay ko, buwisit. Malapit na. Iyon. Jing. Iyon, no? Shoutout sa'yo, kuya. Let's go. Siyempre, a big shoutout sa ating mga finishers ng mga Moro vloggers. And sa mga lalaki, kay Breezy. Well, alam ko naman finisher si Breezy. Hindi ko siya nakita dun sa finish line. Pero I hope finisher siya.
si Red Sweet Potato. Sa mga babae naman, kay Step. Yan, syempre. Hindi mo mawawala si Step sa listahan natin. Di tayo, di tayo. Si Step 5. Si Idol Moto. Mga nakita natin naka-wear ng finisher shirt. At ang number one na lady to arrive, Norme Garcia. Shout out. Pigilan nyo na po yung pagbaba sa kanila. Ano pa ba mga ano dyan? Si Moto 16, yan. Nakaka-proud, mga lady riders. Na nakatapos ng Boss Ironman. Hindi po siya madali, mga katods. Hindi siya madali. Dedication yan. Tapos focus. Pacing. Alertness. Yan. Ano mga ano mo. Yan talaga endurance talaga. Kita po na handang-handa na siya mag-sports bike. Na hopefully. Ay, Arlie, meron akong good news sa'yo. Ang Fireblade, mababa lang siya. Abot ko siya. Hindi ako nagbibiro. Yung kay sir lang, abot ko siya. Blizzard, ang ganda. Abot natin dun sa ano, Brutale 1000 RR and RS. Ganun din. Ay, grabe. Tiptoe lang siya, pero abot siya, tiptoe siya on both feet. So, abot mo siya, di ba? Hindi siya super tiptoe, ha? Tiptoe lang. Medyo nakakaisip. Since marunong na ako mag-sport bike, syempre, medyo ang sarap ang mangarap ng dulo, di ba? Alam mo, meron ka nung dulo. Ano ba yun? Kasi ito, multistrada ba yun? Hindi ko napansin, no? Malapit na tayo sa Magallanes exit. Sana po may airplane, mga katods. Usually nakakachamba ako dito nung na-landing na airplane eh. Magandang pang thumbnail yun kung makachamba tayo ngayon. Pero mukhang wala eh. Aww, sad face. Yeah. Early edition. Sana yung rest ng tropang gulay ay makasali na next year. Kung sasali sila, I will go there definitely for support. Ako magdadala lang ng mga tubig. Ako kukuha na kanilang take-off and arrival. Siyempre, tsaka celebration pagkatapos. Siyempre, pagkain na nakahanda, inumin. Victory. Diba? Nakapag-victory naman kami. Kaso tulog si Doc Bin at si Ace. Hindi na sila magising. So, yan. Nakadalawa kaming boteng red wine at pagkain na binili Doc Bin yun. Yun na pinagsaluan namin. Yun na Rayleigh, Kajo at si Riker. At ang kanilang mga partners, asawa. Ano pala mga katods, number 7. Be prepared pala for anything sa Boss Ironman. Kasi kagaya nun, akala namin, as per the FB Live ng kanilang parang seminar, briefing, ay Friday morning ang scrutineering that will start at 6 a.m. But it turns out, Thursday pa lang ng hapon, nag-scrutineering na sila ng mga maaagang participants na dumating. So pwede kang mag-scrutineering. So buti, shout out, umabot kami dahil kay George. Thank you for advising us. Nalaman ko tuloy ng maaga na reject ang aking goma. So nakapagpalit ako ng goma. So the next day, pasado na ako. Hindi nakakasell, di ba? So yun, shout out. Yun, be prepared for anything, mga katods. Tayo at malilim pa. Yun, no? Early edition. At ang kanyang bagong-bagong hero session. Siyempre, sa marketplace. Shout out, Facebook. Napakalaya yung tulong mo sa mga taong nagtitipid. Wow. Okay daw, sabi ni ate.
baka tayo hulihin, maganda rin nagpapaalam. Sayang si Reddy, hindi siya nakasama. Meron kasi siyang 10 a.m. na work kay Arm Solutions. Shout out, Sir Boying. Lagi natin ang FB page ni Arm Solutions dyan. Yan ang mga kaibigan natin sa same industry. You know, yung simbahan ng ano ba ito? Ewan ko kung basta sa Mackenzie Road. Yan. Pang rich na simbahan. Yan. Ay! Ano yan? Oh. What happened, sir? Kung may nakahiga. Oh no. Sana okay ka lang. Tayo sa BJC. Ba? Bagong Volkswagen, no? Santana. Darley, early. Oh no. Ayun pala. Darley, akala ko nawala. Yun, no? Pwede talaga ni... Isa ba? Ah, Isa. Nalilito ako eh. Kasi pare-pareho sila ng pangalan ng ano ni Doc. Tsaka ni Nodon Moto. Nisa, Isa, Zia, Pucha. Yung kay Relly naman, pang pornstar, Trichika. Puta. Sige, ba't Trichika pangalan yan? Dapat sinagad mo na Jenna Jameson na agad. Pucha. So, debutor ko, pangalan ng pang pornstar, Jenna Jameson agad. Ay, Nagase. Pucha. So, doon po ang tipsy pig. Yun o. Ganda ng motor. Dito. Yeah. Yeah. Yun o. Great ride. Great ride. Yun o. Aba. At merong camera sa puwet. So, dalawa lang kami ngayon. Ang ating Dauming si F3. At si Isa Calzado, you know, Chop Suey. O, diba? Kapit na natin yung sticker natin mamaya. Forma ng ano ng i-ordeo dahil nung Monster na nilagay niya. Napakaganda. Which is bagay naman kasi Monster talaga yung motor. Okay? So, hindi na po tayo tipsy pig sa Forbes Town. Ayun, ng yun. Forbes Town Road. You know. So, breakfast po na tayo here. Ang galing. So, ito ang ating breakfast. Nagkaro tayo waffle special. Hindi tayo nagkano ngayon. At si enjoy, enjoy. Orly ay tipsy tapa. Napaka-friendly na mga tao dito. Let's dig it. Marami, sir. Good morning po, sir. Nice meeting you, sir. Nice meeting you po. Ride safe, sir. Ha? Ride safe kayo. Sir, ang ganda ng motor mo. Like na like. Yung po, yung Goldwing, di ba? Ay, hindi pa. Kaya nyo pa ba yun? Yung sports bike? Sige, sir. So, shout out kay na mga rider nating mga senior, you know? So, Harley Davidson. Ano daw to? Ano nga to? Really? Ano, Orly? Street Bubble. Street Bubble, Street Bubble. Yun. Then, meron tayo dito ang Street 750. Yan, no? Then, meron tayong KTM at isang Goldwing, you know? Napakaganda ng Goldwing, mga katods. Swabing-swabe. Yan. Shoutout ka na, kuya. Sana pag ganyang edad ko. Ay! Paano ko lalabas? Narangan ako ni kuya. Oh, ingat! Ingat, men. Oh, nablog ko na. Diretso na ako, ha? Una ka na. Yun na, so tapos kami kumain mga katods. At tayo ay you know, may camera sa likod. Shout out. You know, shout out kay kuyang naka-triumph. Shout out Moto Street. Sana magbukas ka na ulit. Wala akong matambayan paghapon. Shoutout kay ate. Napaka-sexy mo. Yeah, boy. Sana all. Sana all. Nako. Nako. Hoy!
town. Shout out kay ate nagbabike. You're so pretty. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, for closing na ating mga katods, sasali pa ba ako ulit sa Boss Ironman next year? On a motorcycle siguro hindi na muna kasi we've proven it enough na kaya natin even matagal. Mahalaga naman umabot siya within the 24 hours kasi 22 hours kami nakatapos sa call. And kaya ng motor, di ba? Nawala na yung gigil ko na to prove to myself na kaya ko mag-endurance, kaya naman. So, ano kasi, nung muntik na tayo sa CLX, doon ko nakita delikado talaga. So, I don't feel the need para ilagay sa danger yung sarili ko every year. Kasi, siyempre, may marami tayong responsibilidad. Marami tayong nag-aantay sa atin. Yun, marami may kailangan sa atin, basically. So, yun. Pero kung hindi ko dinidiscourage yung ibang sumasali, every year, talagang delikado, mga katods. Delikado siya. Kasi ilan ba yung na-aksidente? Tapos, balita ko, may namatay ba? Kasi nakapanood ko yung ano ni Makina, vlog niya, about doon sa takeaway niya sa Ironman. Nag-condolence siya. So, meaning, meron. May nawala. Condolence sa mga family. Pero, syempre, ikaw bahala dyan, eh. Nagsasign ka kasi ng waiver. Hindi kasalanan ng organizer kasi ikaw na unang-una, ikaw nag-ride ng motor mo, eh. Ikaw ang bahala sa sarili mo. You chose to be there. So, yun. Masaya siya. Overall, napakasaya niya. Kaya lang, napaka-delikado din. Kaya, dapat yung learnings na, titik ko to advisement ko na yan. Siguro, sali ako when I'm 45 years old again, malamang naangati na ulit ako ng sumali. So, ang isa ko pinag-iisipan is, baka isali ko yung kotse ko sa 4 wheels edition naman ako sumali next year. Since ang tropang guli naman isasali din. Baka doon ako sumali. Then, yun. Let's see. Pero may tinitingnan pa rin tayo, if magmamaterialize yung meeting natin with, hindi ko muna sasabihin, dahil baka hindi mangyari. Baka sumali ulit ako kasi I'll be, carrying a brand. Yun. So, tingnan natin. Pero kung hindi matuloy, baka magpo-4 wheels edition na lang ako. Okay? So, andito na tayo ulit sa Pioneer. Malapit na tayo sa bahay, mga katods. So, dito ko na lang siguro tatapusin ating vlog for today. Again, happy good morning Saturday to all. Maraming salamat sa mga nanood nung huli nating vlog ng Boss Ironman at mga bago nating subscriber. And again, this is your Batangueño VJ, Lavige Mora, signing out.